ating buhay. Ang sarap sa tenga, sa bahay, sa eskwela, sa opisina. The best ito kabarkada, Spirit FM. Paris. Mga mahinungdanon nga pagpasabot kalabot sa Katolikong simbahan, mga buluhaton og ang mga nagpaluyo sa mga hinungdan sa tradisyon og sa mga bag-ong katikaran, sayron ta ang mga tamdanan sa atong pagtuo. Kini ang Giya sa Pagtuo, Lunes hangtod Biyernes sa 89.9 Spirit FM. Get to know stories of conversion and faith. Makinig sa Giya sa Pagtuo with your host, Brother Al Barreto. Thursdays, 7 to 8 in the evening. Only here at 89.9 Spirit FM. Brought to you by Car Asia Incorporated. Gives that extra touch of care beyond service as it celebrates its road to 40 this year. Here now is Brother Al Barreto. Good evening, sisters and brothers. Tayo po ngayon ay nasa 24 na aralina ng ating bagong tipan. Ang ikalawang sulat ni San Juan. Ang panimula. Ang sulat na ito ay binubuo lamang ng 13 talata sa loob ng isang pahina ng Biblia. Bagamat maiksi lamang, nais kong palawigin ang ilang mga paksang nabanggit sa sulat at ipahayag ang mas malawak na saklaw ng pag-ibig ng Diyos na nakaugat sa kautusan ni Moises. Tanong, gaano ba kahalaga na magkaroon tayo ng kainamang pagkakakilala sa Diyos? Nasabi kong kainaman sapagkat mahirap matugkad o maunawaan ang isang walang hanggang Diyos mula sa isang kaisipang limitado na katulad natin. Ayon kay San Pablo sa 1 Timoteo, Kabanata 6, Talata 16, ang Diyos ay nananatili sa liwanag na di matitigan. Walang tao nakakita o makakakita sa Kanya. End quote. Hindi ganyang kadali kung Diyos na ang pag-uusapan. Bagamat maraming nagaangking kilala nila ng personal ang Diyos. Subalit hanggang ngayon, sari-sari at iba-iba pa rin ang paninindigan, lalo na't kalikasan ng Diyos ang pag-uusapan. This is true now as it was then from the onset of Christianity. Sabi ni Yahweh sa Isaiah 55 mula 8 hanggang 9, ang aking kaisipay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. End quote. Our language is not even adequate to capture all of the truths about God, but it does allow us to understand, gaya ng nabanggit ko, kainamang pagkakakilala. Ayon sa aklat ng Mangangaral, Kabanata 8, 16 hanggang 17, quote, habang iniisip ko ang mga pangyayari sa daigdig, lalo akong naniniwalang kahit
mag-isip ng mag-isip ang tao araw at gabi. Hindi niya mauunawaan ang mga gawa ng Diyos. Kahit ano pa ang kanyang pagpaguran sa mundong ito, hindi niya ito mauunawaan. Maaaring ipalagay ng matalino na alam niya ang bagay na ito, ngunit ang totoo ay wala siyang nalalaman. End of quote. In speaking about God, it is therefore challenging, especially in the matters of faith. And we are attempting with limited intellect to know the infinite. Saint Augustine said that it is easier to describe what God is not than to describe what God is. Also, we should be aware of the limitations of our language. Whatever we say is but an image of God, a shadowy reflection that bears some trace of reality. God as mystery. In religious language, mystery has a special meaning. It does not simply denote something that is puzzling or incomprehensible. St. Paul 6 defined mystery as a reality imbued with the hidden presence of God, because God is totally other than we are, totally of the spiritual order. We cannot know God directly. Our experience of God is always mediated. That is to say that we are touched by the reality of God through events and things visible to us. Para sa mga Kristiyano, si Kristo rin ay isang dakilang misteryo. Naging tao siya sa lahat ng paraan, maliban sa kasalanan. Siya rin ang Diyos na dumating sa atin na sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at sa ganap na pag-aalay ng sarili ng isang dalagitang birhen na si Maria. Ang kilalanin si Jesus ay kapareho na rin ng pagkilala sa Diyos, dahil sinabi niya sa Juan Kabanata 10, talata 30, quote, "Ako at ang Ama ay iisa," end quote. Maaari rin nating ilarawan o iugnay ang simbahan at ang mga sakramento nito bilang misteryo, dahil ang mga ito ay nabibilang sa mga katotohanang may nakatagong presensya at pagkilos ng Diyos. Indeed, the Christian message is ultimately about one mystery, and that is God, who is revealed sacramentally through creation, through Jesus Christ, through the Church, and through history. Kaya nabanggit ko sa isang pinuno ng non-denominational na kapulungan, maaari itong ihambing sa mga telesyere katulad ng Ang Probinsyano. Habang papalapit na tayo sa ending, lalong pinananabikan ng mga manunood. Ang mga huling kasaysayan o eschatology ay unti-unting lumiliwanag hanggang sa aklat ng Apokalipsis na sinulat rin ni Juan, ang minamahal na apostol. Traditional na iniuugnay ng simbahan ang una, ikalawa, ikatlong liham, ang ikaapat na ebanghelyo at ang huling aklat ng Apokalipsis kay San Juan na anak ni Zebedeo, isa sa 12 apostol ni Jesus at kapatid ni Apostol Santiago. Siya ay naging opispo ng Epeso sa Asia Minor at sa iba pang mga simbahan sa Romanong lalawigan ng Asia na binanggit sa Apokalipsis, Kabanata 2 at 3. Ang 7 simbahan ng Epeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira,
Sardis, Philadelphia, at Laodicea ay matatagpuan sa bansang Turkey. Most of these are in ruins and preserved for historical purposes by the Culture and Tourism Ministry of the Republic of Turkey. Samantala, ito ang mga paksang tatalakayin natin ngayon. Una, ang maiksing buod ng liham. Ikalawa, ang pag-ibig na nakasalalay sa pagkakakilala sa Diyos. Ikatlo, paano magmahal ang Diyos? Pero bago tayo magpatuloy, habang may bakas pa rin ng mga nakakabahalang mikrobyo ng COVID-19, magpapatuloy pa rin tayo sa ating pagsusumamo sa Diyos na tuluyan na itong mapuksa sa lalong madaling panahon. Kaya, pakilagay lang natin ang ating malayang diwa at damdamin sa kanyang presensya para sa ating opening prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy and eternal Father, we implore you to bless all those who continue to help us through the challenges the pandemic brought, and those who tirelessly work to render good and honest service, especially those who suffered the most. May you guide the people tasked to find lasting cures for the disease and the emergence of new variants in some countries. Help us stem its transmission and hopefully to finally put an end to this worrisome pandemic. Please heal those afflicted and grant eternal rest to those who died and consolation to their loved ones. As we embrace changes in our lives, a new normal for our young, our employees, and our communities may have to be adapted. Difficult as they may be, we know that everything is under your sovereign control. And moving forward, may you grant us the grace to see clearly, to choose well, and act right in all aspects of our lives, and build a nation closer to your kingdom of peace, justice, truth, equality, faith, hope, and love. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petitions, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin, Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael, the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. At dahil ipinagdiriwang natin ang Solemnity of the Immaculate Conception o ang paglilihi ni Santa Ana sa Mahal na Birhing Maria na walang bahid na kasalanang orihinal, na idineklara bilang dogma ni Pope Pius IX noong Disyembre 8, 1854 sa isang papal bull na pinamagatang Ineffabilis Deus. Narito ang isang abit na alay sa Mahal na Birhen, Maria Bukang Liwayway mula sa Himig Jesuita. Maria, bukang liwayway, si
Jesus, araw ng mundo. Sana'y inawan mo aming buhay at landas namin nalilito tanggal sa hiling ng ang buod ng liham. Tinutugunan ni San Juan ang kanyang ikalawang liham sa hinirang na ginang at ng kanyang mga anak. Malamang hindi ito inilaan para sa isang individual kundi sa isang kapulungan o simbahan. At ang kanyang mga miyembro ang siyang itinuturing na mga anak. Sa liham, nagpakilala si Juan bilang isang presbitero o matandang pinuno na naging sanhi ng pagtatalo ng ilan kung si Apostol Juan nga ba ang sumulat ng liham. Dahil tinukoy rin ni Apostol Pedro ang kanyang sarili bilang isang presbitero o matandang pinuno sa 1 Pedro, Kabanata 5, Talata 1. May ilang dekadang nagdaan. Ito'y maaaring isang titulo na sumasalamin sa isang may edad sa panahon ng pagsusulat o ang kanyang otoridad bilang pinuno ng simbahan. Ang tatlong sulat ay pawang nag-uugnay at nagpupuri sa pagtataguyod ng pag-ibig ng Diyos, ang pagiging tapat sa katotohanan at ang patuloy na pakikibaka sa panganib ng pag-uudyok mula sa mga huwad na guro. Ang tatlong sulat ay nagpapatunay rin sa kalikasan ng Panginoong Hesus bilang banal na anak ng Diyos at bilang tao na katulad natin maliban sa kasalanan. Upang ialay ang sarili para sa walang hanggang kaligtasan
ng sangkatauhan. Pagdating sa talata 6 hanggang 11, muling pinaalalahanan ni San Juan sa mga kapatiran, quote, "Mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noong panguna, na mamuhay kayo ng may pag-ibig, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya. Ayaw nilang kilalanin na si Jesucristo ay dumating bilang tao. Ang ganoong tao ay nabubulagan sa katotohanan at kaaway ni Kristo. Mag-ingat kayo upang huwag mawalan ng saysay ang aming pinagpaguran. Sa halip ay lubusan ninyong tanggapin ang gantimpala. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo ay wala sa Kanya ang Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay nasa Kanya ang Ama at ang Anak. Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag batiin, sapagkat ang bumabati sa kanila ay nagiging kaisa nila sa masamang gawain." End quote. At tinapos ng apostol ang kanyang huling pananalita na kahawig ng nasa 300, quote, "Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit ayaw ko nang gumamit ng papel at tinta. Sa halip, ako'y umaasang makapunta riyan at makausap kayo ng personal upang malubos ang ating kagalakan." Talata 12 hanggang 13. Samantala, narito muli ang isang awit, "Con Harana para sa Mahal na Birheng Maria," na pinamagatang Inang Mahal mula sa Hangad Music Ministry. Oh,
Tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng ating pagtatalakay sa ikalawang liham ni San Juan. Ang pag-ibig na nakasalalay sa tamang pagkakakilala sa Diyos. Uhugot po tayo sa Katesismo ng Simbahang Katoliko mula sa Kabanata 198 at ang Kredo ng mga Apostol. Ang Katesismo o ang Compendium ay naisakatuparan ng simbahan mula sa pagtatalaga ni St. John Paul II ng isang komisyon ng mga kardinal at obispo may 3 dekada ng nakakaraan. Nag-uumpisa ito sa I Believe in God the Father, CCC number 198 hanggang 199. Our profession of faith begins with God, for God is the first and the last, na inaayunan ni Isaias sa Kabanata 44, talata 6. I quote, "Si Yahweh ang simula at wakas, at walang ibang Diyos maliban sa Kanya." End of quote. Ang Diyos Ama ang unang banal na persona ng Santissima Trinidad na lumikha ng langit at lupa dahil ang sannilikha ang simula at pundasyon ng lahat ng mga ginawa ng Diyos. Ang unang pagpapatibay nito ay ang Kredo ng mga Apostol, kung saan Diyos rin ang pinakauna. Ang buong kredo ay nagpapakilala sa Kanya, katulad rin ng pagpapakilala sa taong nilalang at ng sanlibutan, na laging may kaugnayan sa Diyos. Ang iba pang mga artikulo ng kredo ay nakasalalay sa una. Tumutulong ito na mas kilalanin ang Diyos habang unti-unti niyang inihahayag ang Kanyang sarili. Ang mga mananampalataya ay laging ipinapahayag ito sa banal na misa. Tanda ito ng kanilang pagkakakilala at paniniwala sa Diyos. Ito rin ang mga salita na mas dinetalye sa Nicene Creed, ang pag-confess ng kaisahan ng Diyos na nag-ugat sa pagpapahayag ng lumang tipan ayon sa itinuturo ng CCC Kabanata 253, The Dogma of the Holy Trinity. We do not confess 3 gods, but 1 God in 3 persons, or the consubstantial Trinity. Council of Constantinople 2, 553 AD. The divine persons do not share the one divinity among themselves, but each of them is God, whole and complete. The Father is that which is the Son is. The Son is that which the Father is. The Father in the Son is that which the Holy Spirit is. In other words, by nature, one God. Council of Toledo 11, 675 AD. In the words of the Fourth Lateran Council, 1215 AD, quote, "Each of the persons in that supreme reality, that God is one in nature, substance, and essence, yet exists in 3 equal divine persons, end quote. Sa lumang tipan, ang Shema ay isang pang-araw-araw na dasal ng mga sinauna at makabagong Hudyo at naging isa sa pinakamahalagang tradisyon ng kanilang kasaysayan bilang pagkilala sa katapatan ng kanilang pananampalataya. Sa aklat ng Deuteronomio, kung saan unang lumitaw ang dasal na ito, si Moises ay nagpaalala sa mga bagong henerasyon ng Israel habang naghahanda silang tumuloy sa lupang pangako. Hinimok niya sila na huwag ulitin ang mga pagkakamali ng kanilang mga magulang o ninuno kung nais nilang maranasan ang buong pagpapala ng lupang pangako.
At para maisakatuparan ito, matuto silang makinig, sumunod, at mahalin ang Diyos ng lubusan. Ito na yung Shema na mababasa natin sa Deuteronomio, Kabanata 6, mula 4 hanggang 9. Quote, "Hear, O Israel, the Lord our God is one, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. These words which I am commanding you today shall be in your heart, and you shall repeat them diligently to your sons and speak of them when you sit in your house, when you walk on the road, when you lie down, and when you get up. You shall also tie them to your hand, and they shall be as frontlets on your forehead. You shall also write them on the doorposts and gates of your house." End quote. Sa Bagong Tipan, itinuro rin ni Jesus na ang Diyos ay isang Panginoon na dapat mong mahalin ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at lakas. Marcos Kabanata 12, Talata 30. Kasabay nito ay ang pagpapahayag ni Jesus na siya mismo ang Panginoon. Marcos 12, Talata 35 hanggang 37. To confess Jesus is Lord is typical of Christian faith. This is not contrary to the belief in one God, nor does believing in the Holy Spirit as the Lord and giver of life introduce any division into the one God. We firmly believe and confess without reservation the one true God, eternal, infinite, unchangeable, incomprehensible, almighty, and ineffable, the Father and the Son and the Holy Spirit, three persons but one essence, substance, or nature. Fourth Lateran Council, 1215 AD. Ang doktrina ng banal na Santatlo hanggang ngayon ay nagsisilbing hindi pagkakasundo ng ilang kapulungan na nagmamahal rin naman sa iisang Diyos. At ganoon rin naman ang paniniwala ng mga Katoliko. Kaso, nagkakaiba lang sa paniniwala na may tatlong banal na persona sa iisang Diyos. In short, the belief of God as a family na binibigkis ng banal na pag-ibig. Mula sa aklat ni Dr. Scott Hahn, isang Catholic convert na ngayon ay isa sa mga hinahangaang mga ngaral ng simbahang Katoliko, sa aklat niyang pinamagatang First Comes Love, na umani ng sarisaring paghanga sa mga Batikang teologo ng buong mundo. Bihasa niyang binalangkas ang pag-ibig ng Diyos ng banal na Santatlo na sumasalamin sa pag-iibigan ng isang pamilya. God is love. He is a father and has an eternal son to whom he is united with dearest closeness by the love that is the Holy Spirit. Hence, he is a family. Through 5.5 days, God called creation into being with the words, "Let there be," followed by the name of the object to be created, such as light, firmament, waters, stars, fish, birds, and beasts. Midway through the sixth day, however, he suddenly changed his pattern of speaking. Then God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over all creation." Genesis 1:26. Pagmasdan niyong mabuti ang mga salita, and you will notice a significant shift
in God's language. Ang paglikha sa mga bagay sa mundo, sinabi lang niyang, "Let there be," at nangyari nga. But when the time came to make man, God, who is indivisibly one, began to refer to himself in the first person plural, such as, "Let us make man in our image, after our likeness." Puro plural ito. Ano kaya ang gusto ng Diyos na iparating sa atin? Ang Diyos ay isa, ngunit hindi siya nag-iisa. Ang kakaibang wika na us at yung our ay mababasa rin natin sa Genesis Kabanata 3, Talata 22. Quote, "Sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao." End quote. Ang salitang natin ay plural. May mga ilang scholar na hindi Katoliko ang sumasalungat sa kahulugan rito. Subalit, spekulasyon lang at para ma-justify ang kanilang personal na katayuan. At yan ay dahil humiwalay sila sa simbahan. Basahin natin ang nakasulat sa 1 Juan Kabanata 2, Talata 19. "Yet, can we accurately describe such a God as alone? The answer to that question lies hidden in the book of Genesis, but fully revealed in the Gospels of Jesus. Only in the Gospel can we see clearly why the human creature must be a family before it can fully possess God's image. Jesus speaks of his Father as a distinct person, someone to whom Jesus prays, someone to whom Jesus goes to. Yet Jesus and the Father are also a unity. Jesus also speaks of another divine person, the Counselor, John chapter 15, verse 26, the Holy Spirit, John chapter 20, verse 22, who will come to the disciples after Jesus has ascended to heaven. At the end of Matthew's Gospel, as Jesus prepares to ascend to heaven, he reveals the name of God to his disciples. This would arrive as another startling revelation. Until that time, the Israelites considered God's name his innermost identity, ineffable, unutterable. Yet Jesus speaks it as something intimate, as a family name. And he said, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Matthew chapter 28, verse 19. No one thought to correct our Lord, pointing out that there seemed to be three names in his statement. Though he used the singular word name, in this line, as in that first chapter of Genesis, there appears to be a paradox, a plurality, yet a unity. The Catechism of the Catholic Church presents this straightforwardly, explaining that we speak of the name and not the names, as in plural, because there is only one God, the Almighty Father, His only Son, and the Holy Spirit, the Most Holy Trinity, paragraph number 233. Ito ang misteryo ng Santissima Trinidad, ang pangunahing misteryo ng pananampalataya at buhay ng isang Kristiyano, ang misteryo ng Diyos sa kanyang sarili, ang pinagmulan ng lahat ng iba pang misteryo ng pananampalataya, ang liwanag na nagbibigay ng kamalayan sa katotohanan ng Diyos na ating sinasamba. Catechism of the Catholic Church, number 234. Samantala, pakinggan muna natin ang isang awit na pinamagatang,
Song to the Trinity, composed by Mike Stanley. Father, I know that your love for me knows no bounds. When darkness has fallen, your voice from the heavens resounds, saying, trust and believe, come and walk on my road to its end. So take me home, Father, Spirit, and Son, my Master and your truth is spoken each day, but power and greed change the creed, leaving truth to decay. So let the heavens resound with hosannas to Jesus, I know that your love for me has no end. My faith growing stronger each day. That's on you I depend. When my doubting subsides, when I'm finally brought to Father, Spirit, and Son, your grace is revealed. When my doubting subsides, when I'm finally brought to my knees, through my prayers, Father, Spirit, and Son, your grace is revealed. Tayo po ngayon ay tutuloy na sa ikatlong bahagi ng ikalawang sulat ni San Juan. Paano magmahal ang Diyos? Hindi ba pagmamahal yung isang dakilang Diyos na walang hanggang karunungan, kapangyarihan at kabutihan na nagpakatao upang ang lahat ng taong nasa lusakan ng pagkakasala ay tubusin niya at nang maangkin sa kanyang kaharian? Sugdulan pang sabihin ni St. Alphonsus Liguori, quote, "Yes, my gentle Redeemer, let me say it, you are crazy with love. Is it not foolish for you to have wanted to die for me? But if you, my God, have become crazy with love for me, how can I not become crazy with love for you?" End quote. Isipin na lang natin sa mga halimbawa na ipinahayag ni Kristo sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 15 mula 4 hanggang 6. Quote, "Kung sino man sa inyo na may
isang daang tupa at mawalan ng isa. Ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? At kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin sa kanyang balikat. At pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay at sasabihin sa kanila, "Mga kapatid, magkipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala." Enakko. O kaya kung ang isang babae na may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't magsisindi siya ng ilawan? Wawalisin niya ang buong bahay, hahanapin niyang mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa ito ay kanyang makita? Kapag nakita na niya ito, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan, kapitbahay, at sasabihin sa kanila, "Mga kapatid, magkipagsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko na ang nawawala kong salaping pila." End quote. Ito ay nasa San Lucas, Kabanata 15:8-9. Sa isang pagdiriwang ng Year of the Father, may ilang dekada ng nakakaraan, tandang-tanda ko na ang speaker ay ang yumaong si Cardinal Sin. Sa kanyang pagtatulumpati sa paksang nauukol sa God the Father, na pinamagatan niyang The Running Father. Tungkol po ito sa The Parable of the Prodigal Son. Siguro naman, alam natin lahat ang sikat na nobelang ito sa Lucas, Kabanata 15:11-32, o ang The Prodigal Son. May isang tao na may 2 anak na lalaki, at sinabi ng anak na bunso, "Ama, ibigay mo na sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin." At ibinigay naman ng ama. Naglagbay siya sa isang malayong lupain. At daw'y inaksaya ang kanyang kabuhayan sa palunging pamumuhay, at nang magugol na niyang lahat ang kanyang kayamanan, nagkataong may isang malawakang taggutom sa lupaing iyon. At siya'y nagsimulang mga ilangan. Pumaroon siya at nakisama sa kung sino-sinong mga mamamayan sa lupaing iyon, kung saan siya'y naging alipin na nagpapakain sa mga baboy sa parang. At dahil sa matinding gutom, ibig na niyang makisalo sa mga baboy. At noon niyang napagtanto na kahit ang mga upahang alila ng kanyang ama ay may disenteng pagkain. At dahil ayaw pa niyang mamatay sa gutom, naisipan niyang bumalik sa kanyang ama at humingi ng tawad. Quote, "Magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, 'Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad ng isa sa iyong mga alilang upahan." End of quote. At bumalik nga siya sa kanyang ama. Datatpwat, nasa malayo pa siya nang makita siya ng kanyang ama sa tindi ng habag. Kumaripas ng takbo ang ama at niyakap siya ng mahigpit at hinagkan at inutusan ang kanyang mga alipin, "Dalhin ninyo rito ang pinakamagandang balabal at isuot sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing sa kamay at sandalyas ang kanyang mga paa. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y magdiwang." Mga kapatid, ang ganoong senaryo ay salungat sa kultura ng mga Hudiyo. Ang ibig ko sabihin ay yung ama mismo ang tumatagbo at lumalapit sa anak. Halos mahirap isipin yung ganoong pangyayari. Anyway,
Dito na nagreklamo ang panganay na kapatid. Pinasangilan ang ama. At sinabi, quote, "Ama, maraming taon akong naglingkod sa inyo. Kailan may hindi ako sumuway sa iyong mga utos. At gayon may hindi mo ako binigyan kailanman ni isang maliit na kambing man lamang na maaari kong ipakipagkatuwa sa aking mga kaibigan." At dito na sinabi ng ama ang dahilan. Quote, "Anak, ikaw ay palaging kasama ko at iyo ang lahat ng sa akin. Datapot karapat dapat mangagkatuwa at mangagsaya tayo sapagkat patay ang kapatid mong ito at muling nabuhay. Siya'y nawala at nasumpungan." Ganyan mga kapatid kung paanong magmahal ang Diyos na pag-ibig. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to thy protection, implored thy help, or sought thine intercession, was left unaided. Inspired by this confidence, I fly unto thee, O Virgin of Virgins, my Mother. To thee do I come, before thee I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word Incarnate, despise not my petitions, but in thy mercy, hear and answer me. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Spes nostra sa.